Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit na 4 na buwan na ang nakakalipas. Isang di umano'y putol na paa ng isang babae natagpuan sa baybayin ng isang beach sa Calatagan, Batangas nitong Sabado ng umaga. Siya na nga ba ang matagal ng pinaghahanap na beauty queen contestant na si Catherine Camilon? Isang putol na paa ng tao ang natagpuan sa baybayin ng isang beach sa Calatagan, Batangas nitong Sabado ng umaga. Ayon sa ulat, sinabing isang nag-iikot na lifeguard ang nakakita sa paa sa isang beach resort sa barangay Bagong Silang. Sa tingin ko po ay nasa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya. At sa tingin ko po ay sa isa itong babae. Sa tingin ko lang po hindi pa ho ako sigurado. Wala pa po kaming matibay na ebidensya, pero sa hugis po at sa balat, tingin ko po'y sa babae. Or baka dahil epekto laang ng dagat ay kaya ito'y puting-puti. Ayon kay Police Major Emil Mendoza, hepe ng Calatagan Police Station, dinala ang putol na paa sa isang parlor sa Calatagan kung saan kumuha naman ng DNA sample ang soko para ipasuri sa forensic unit ng Camp Crame. Payo ng pulisya sa mga tao, ipagbigay alam sa kanila kapag may nakikitang bahagi ng katawan ng tao. Basta po mga ganyang bagay ay agad nyo pong i-report sa amin. At ang kapulisan po ng Calatagan, sa inyo pong lingkod na pangunguna ay mabilis po kaming re-responde sa ganitong pangyayari. At sana po tayo ay magmatsyag kung ano po ang nasa kapaligiran natin. Huwag pong magdalawang isip na i-report sa amin para maaksyonan natin. Ani Mendoza. At dahil dito, samot-saring reaksyon at komento ang naging tugon ng mga netizens. Mula kay Susana Carino. Kawawa naman ang beauty queen. Parang walang hustisya. Magaling ang may pakana. Alberta Casil Alimasa. Pumasok agad sa isip ko si Camilon, yung beauty queen. Huwag naman sana. From June Solo. Di kaya yan yung paanong nawawalang beauty queen? From Sila Aldicoa. Dapat ipa-DNA test yan para malaman kung yun sa teacher na beauty queen yan. Mula kay Johara Tumbaga Saripada, ipa-DNA kaya yan ng may nawawalang kamag-anak? Yung babaeng nawawala ba yon na may boyfriend na pulis, di ba? Banda Cavite natagpuan yung sasakyan niya. From Roy Cortez, kung paani ano yan, kailangan magdusa yung pulis o yung asawa niya sa kulungan. Grabe naman kasi. Kahit pa may kasalanan yung babae, hindi ka na tao na may ituturing kung naisip mo pa na ichap-chapin yung katawan niya. From Arisha Jade, yan yung paanang beauty queen na teacher, for sure. From Michael Agalot, hala, Batangas, baka kay Ma'am Camilon, wag naman sana. Mula kay Tin Oli, sana siya na nga yan, para at least alam na ng pamilya niya kung ano talaga nangyari sa kanya. Magkaroon man lang sila ng closure na wala na talaga. Lalo yung nanay niya. Ramdam ko yung sakit na dinadala at sana makamit nila yung hustisya na nararapat para kay Catherine. Ano sa palagay nyo? Paanga ba ito ng matagal nang pinaghahanap na beauty queen contestant na si Catherine Camilon? Write down your comments below. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duluan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman ho ibig ko sabihin, yun ho talagang mismo nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Aha. And, ka,
kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, sa ako ho, bilang ina, kami Apo. Bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Aha. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari, pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Uh-oh. Talaga kong tinatanggi ko sa isip ko, sa puso ko na Uh-oh. Hindi ho yun anak. Nanay Rosario, may pagparito ko, may itanong ko sa inyo, kailan gahon ninyo huling nakausap? Personal man o sa telepono, ang inyong anak, bago ho siya nawala? Bali, yung October 12 na umalis siya dito noong hapon, bali, nag-text pa ho siya sa akin noong mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya, nandun siya sa Centro Mall. Yun lang o, tapos nag-reply doon lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon yung mga bandang 8:30 ng lampas, ang ibiging hong yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi niya nandun siya sa park ng nasa Petron Gasoline siya na nakapark, na hinihintay siya nakasama niya. Na yun ho yung huli naming pag-uusap. O pag-uusap sa telepono. Mm-hmm. Aha. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. Nung gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, at tinanong ko kung si, sabi niya, yun din ika ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga kong lagi niyang paliwanag sa akin ay, nandudun si sila sa quarters ng Balikan Channel. Yun ho ang excuse niya, pag ho siya'y nakasito sa bahay. Ano ho yun yung, ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station mo yun sa Batangas City okay, na okay. Naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y napapaliwanag sa amin na siya'y aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Oo. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin yung sikat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak sa ating humikat. Tapos ang sabi niya, meron mo daw siyang sasabihin importante. Mm-hmm. Pagkatapos ho noon, parang sa text message na lang ba kayo siyang nakausap? Sa messenger na lang ho sila nakausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang pinikita kung hindi yan. Yung sinabi kong suspect na yan. Oo. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi ng kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Aha. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Noong una, wala ho kaming alam dahil hindi wala hong sinasabi sa amin ng aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, noong gabi ho na hanap kami dahil nagposo sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala. Saan ka ba, Catherine? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin. O parang meron ho silang conversation ng aking likat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag sila o pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, nag-uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun mo, yun din yung aming anak mo sa kanyang kaibigan, yung kanyang
kasaysayan doon sa Batangas, kung sino napunta doon, kung sino ang kanyang kasama, kung ano ang kanilang ngayon, yun yung parang doon siya so, may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Apo. Meron din ho bang, meron bang nababanggit nung sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila, anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, si yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na nagkwento nga ho daw si Kat sa kanya na parang nagkukwento na parang siya sinasaktan, ganon, nagkinahubo sa kanya ni Kat na pag sabi ko naman minsan nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong maraming-marami na. Siyempre, kung yun ho naman di kinani sobrang dami na, siya ay may mga ano-ano. Apo. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan nadali, yun ho ang sabi niya. Saan parte ng katawan siya may pasa? Hindi ko na ho sir tanda, hindi ko na ho tanda, basta ang tanong lang ho niya sa akin, ay ang sabi niya sa akin ay, saan kaya rin nadali, yun ho ang kanyang ano sa akin. At siyempre, wala naman nga ho siyang sinasabi na, ito may nananakit sa akin ganito. Wala naman ho siyang sinasabi niya dahil wala naman ho sinasabi sa amin kahit ano. Pero sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho sir, wala ho talaga. Wala siya ho na amin. Kung sa kanya ho kay Kat ho talaga, wala ho talaga kaming alam. Hindi rin ho ninyo siya tinanong, ano baka ate rin itong nababalita, may relasyon daw kayo ng pulis? Wala kayong natanong mo. Yung balita na ika nga inong hindi pa namin na hindi pa nasasabi sa amin ni Kat, ni nung kaibigan ni Kat. Wala ko talagang magbabalita sa amin na ganito, may nababalita kami ganyan si Kat. Pero wala naman wala naman nakarating sa amin na ganun eh. Dahil siyempre kung meron no, pero minsan no nagtatanong din ako kay Kat. Apo. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya. Wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya ho lang sa akin, wala, sino kay kitain mo? Di siyempre yung mga kasama ko. Yan ho ang naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh, na kahit na nga minsan. Ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di mo, may sinasabi siya na gano'n, may excuse siya sa amin. Kumbaga, may tiwala naman kayo sa inyong anak at kung kanyang sabihin, inagalang ninyo, tinerespon. Sapagkat sarin naman ay nasa edad na. Oo, yun ho ang aking katuwiran eh. Ako ho, sabi ko sa kanila, kahit ho dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Apo. Para hindi ninyo naman kung ano ang inyong ginagawa. Kaya nyo nang mag-decision para sa inyong sarili. Kaya ho, ako'y naging maluag na sa kanila. Aha. Lalong deep kay Kat dahil ang sabi ko ho, alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Sino ba pa ay talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasal sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako yung malaki ang tiwala sa kanya. Na ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Pero na po din siya. Tapos siya ay beauty titleist, beauty queen siya dyan sa Batangas sa atin, ano ho? Mahilig ko siyang sumali sa mga pageant eh, kahit saan ho, kahit hindi naman din medyo pinapalad rin siya, pero mahilig ko siyang sumali sa mga pageant. Ito bang sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw ho na CRB? Wala ho, hindi wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan. Yun hong kulay gray na yun hong Nissan Juke. Yun hong naka post mga sa Facebook na noon na hinahanap siya, edi inilagay ho sa Facebook na yun ang sasakyan niya, baka may nakakakita. Pero wala ho yun siyang pula. Opo. Ano po itong sasakyan ito? Ito ho ba ay nabili niya? Personal ba niya ito? Paano siya nagkaroon ng Nissan Juke? Kung mamarapatin ninyong masagot itong aking tanong.
Nung una inuuwi-uwi niya dito yan, ang excuse niya ho uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ina ito ay pinahiram lang ito sa akin, nung kasamahan ko, sa balito, siyempre, balitong channel, yun. E di ano pa ho, kahit hindi mayroon ho akong tanong, minsan ho, sasagot siya, na parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Uh-oh. E di ngayon na ho, di nung nagtagal na, nung naiuwi niya, dahil dati ho, iuwi, tapos ibabalik niya doon, tapos pag-uwi niya, hindi na ho niya uli dala. Apo. Tapos nung may buwan na sinabi na niya na, ito ay nabili ko na, yun ho ang sabi niya sa akin, nabili na daw niya, doon sa kasamahan niya. Sabi, ay tapos, nito nga hong nagkaganito na iyang sitwasyon niya, sinasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito ho daw sa sakyan na ito, ay galing mismo doon sa suspect yan. At yun ho ang sabi ni Catherine. Apo. Na ibigay yun sa kanya. Kanino niya sinabi na yung sasakyan ginagamit niya na Nissan Juke na gray ay galing doon sa suspect? Kanino niya binanggit yun? Sa kaibigan? Doon mo sa kaibigan. Lahat ho ng mga nailabas na mga alam namin na nalaman namin na nagkaroon na doon lamang ho sa kaibigan niya. Itong kaibigan ho niya ay co-teacher niya ba ito? Kaklase niya? Kababata niya rin sa inyo? Best friend niya ba ito? Ano ho? Parang naging kapadyan din po. Kapadyan niya? Apo. Naging kaibigan niya sa... Yung nanay yung pulang CRB na yan, nakikita ba minsan ba nakita na ninyo yan dyan sa inyong paligid-ligid sa tuwi o mayroon bang natatandaan kayo na inihatid yung anak nyo na yan yung susakyan yan ng dala? Hindi ho namin siya nakita dito, hindi ho namin nakikita na may naghahatid sa kanya na yung sasakyan na yan. Opo. Dahil pagsabi naman niya ho at minsan siya inihatid, ang gamit din ho daw ay yung kanyang sasakyan na ginagamit. Opo, na ganon. Uh-oh. Na ang sabi pa po noong kaibigan na ang tanong po daw ni Kat sa kanya ay babayaran ko ba ito sa kanya, hinuang doon sa suspect. Apo. Ang sabi mo naman daw ni ng kaibigan, bayaran mo para wala kang utang na loob. Uh-oh. Di kung hindi ka tinanggap po, di okay. Kung tinanggap po, di bayad ka. Yun ang naging pagi sa amin ng kaibigan niya. Pero yun ay bigay, ikinukonsider noong pulis o tsaka nung anak ninyo na bigay sa kanya. Ang dito sa amin, hindi sinabi ni Kat na bigay yun sa kanya eh. Ang sabi niya sa amin ay binili niya. Binili niya, oo. Dahil siyempre, hindi naman ho siguro niya sasabihin yun sa amin dahil wala naman talaga siyang pinapaliwanag sa amin. Apo, apo. Na kaya niya ho yung nabili, nag-reload siya. Hindi naman niya ho sinasabi na, ay may nagbigay nito sa akin. Oo. At wala naman siyang ipinapaliwanag na may karelasyon siya. Tapos ang lahat nga hong ito ay nalaman namin doon sa kaibigan niya na siya niyang pinagsasakitan. Minsan ba nay, ay may naghatid, halimbawa may naghatid ba sa kanya dyan na naka-uniform na pa na mga pulis? May nagitaw ba sa inyo riyang mga naka-uniforme na tila umaalalay kay Kat, may mga pagkakataon bang ganon? O kahit dun sa mga pageant na sinasalihan niya? Dito sa bahay, yung ika ngayang mga ganyan na mga naghahatid na mga parang minsan ho, bali dalawang beses na matagal-tagal na din ho, pero ngayon taon din ho lang na ito. Pero nakausap naman ho namin na parang sila ay nagmitlaan dito sa bahay. Magkaibigan sila, ay parang sinadyalaan si Kat dito sa bahay para sa makita ng personal, na nakausap din naman ho namin dito. Yun, tapos meron nung isang beses din na dumadinaanan lang daw siya para sila ay magkakilala, mag-hi ko sa akin. Yun lang ho, pero yan ho. Oo. Sinabing karelasyon na yan, hindi ko yan nakikita. Ibang pulis ang dumaan sa inyo para makilala si Kat. Na,
ang mga ang sabi naman niya nga yung para mga kausap niya, mga kaibigan niya na nag-i-discuss na yung mamit ng personal. Eh, po siya eh, minsan yung parang dinadaanan, may mga pinuntahan ho daw, gusto nang dumiretso dito para siya makita ng personal. So, yung suspect na sinasabi ni minsan, hindi ipinakilala o nagpakilala o isinama o nakarating sa inyo, walang kayong natatandaan? Wala akong ganun. Aha. Pero sa kwento ng kanyang kaibigan, may relasyon si Kat at yung sinasabing suspect. At may nakwento ba na gusto nang makipag-break ni Kat, may nag-away ba sila na magwawalaan na sila, may ganun bang pangyayari raw? Diyan na sa bagay na yan, wala kami alam. Wala akong nakukwento sa akin si kaibigan niya o nung ano, wala akong siyang nakwento sa akin na ganun. Oho. Nung lumutang na yung mukha, pangalan ng police major na sinasabing siyang suspect, ano ho, kumbinsido ba ang inyong pamilya na siya nga ang gumawa nito sa inyong anak? Wala na akong iba. Ano po ang inyong naging batayan para makumbinsi kayo na ito na nga? Dahil sa mga sinasabi ng kaibigan niya at sa mga conversation nila na ipinapasa niya sa kanyang kaibigan, wala na akong iba. Aha. So, kumbinsido ang pamilya ninyo na ang may kagagawan ng pagkawala ng inyong anak ay yung police major na sinasabi at inilutang na ng CIDG. Wala na akong iba. Okay. Nay, si Kat, ano ang talagang pangarap niya sa buhay na napag-uusapan ninyo? Yung mga light moment ninyo bilang mag-inan, naglalambing sa inyo, gusto kong maging ganito. Ano yung pangarap niya sa kanyang sarili at sa inyo bilang pamilya? Si Kat, responsable ko talaga yan bilang anak. Tapos kasi nila ko, nagkatrabaho siya. Parang naging siyang breadwinner ho ng aming pamilya dahil yung ate ho niya medyo napatigil sa pagtatrabaho. Tapos siya ho naman, simula nung nakatapos ng college hanggang sa magkaroon ng trabaho sa private school, dire-diretso ho yan sa public na ito nga hong nasa public school na siya. Lahat ng alam niya para matulungan kami. Siya ho ang magpaayos ng aming simpleng bahay. Na pag may pera siya galing sa sweldo, binibigyan niyo ako kahit kaunti-kaunti. Basta pagdating ho sa buhay pamilya, responsable ho si Kat. Pero pagdating ho dito sa bagay na nangyaring ito, wala ho siyang nai-open sa amin kahit ano. Malambing ba siyang anak sa inyong mag-asawa, sa kanyang mga kapatid? Malambing ho sa, alam ko ho sa kanya pag yung parang siya may wala sa mood, tahimik ko yan. Pero pag ho siya ay parang isip niya parang okay siya, siya ho ay dal-dal. Kwento siya ng kwento, ng mga tungkol ng mga eskwela, ang mga estudyante, kukwento ho siya sa ate niya, tapos kahit sa akin, sasabi niya, inay na, tingnan mo yung mga eskwela ko, mga estudyante ko, mag-video ho siya. Ulit-ulit niyang ipakikita sa amin. Ilang magkakapatid si Kat? Dalawa lang ho sila. Yung kanyang ate, bunso pa siya. Bunso siya. Napakasakit nito, inay, babae, bunso. Ang ganda ng bukas na nag-aantay sa kanya. Ang ganda ng kanyang mga pangarap sa sarili at sa inyo, biglang kinuha sa malagim na paraan na hanggang ngayon ay hindi pa ninyo nakikita. Kung siya'y nakikinig at siya'y buhay pa, at siya'y may kapasidad pa na kayo'y marinig niya ng puso sa puso, ano ang gusto ninyong sabihin kay Catherine? Wala ho, anak. Catherine, Kat, alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka. Alam kong hindi ito ang panahon, hindi pa ito ang panahon para ikaw ay mawala sa amin. Basta maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa makabalik ka. At magsisimula ulit tayo ng mas maayos at magandang buhay.
yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito, ganyan ka. Ayan, gagawin uli natin, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Gaano kahapdi, gaano kalungkot, kapait ang nararamdaman niyo ngayon? Sa nararamdaman ko ngayon, talagang sobra. Sobra kong sakit na yung luha ko, hindi ko na alam kung kailan siya lalaglag. Hindi ko na huma. Yun ba, parang yung pakik na nararamdaman ko, talagang pinaglalabanan ko dahil naasa ko na aming anak ay makakabalik ng ligtas. Tulong mo at awa ng Panginoong Diyos. Opo. Hanggat sinasabi ko, hanggat hindi ko nakikita ang aking anak na siya yan talaga, kung kahit meron ng mga ganyan na, ng mga nababalita, alam ko sa puso kong buhay ang aking anak. Yun ho ang ipinananalangin ko at ipinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos. Opo. Buhay ho ang aking anak. Nay, ano ang gusto ninyong sabihin at iparating sa taong gumawa nito sa inyong anak? Alam kong nakikinig siya. Baka nga ho nasa kampo, marami sila ngayon nakikinig at nanonood. Ano ang gusto ninyong sabihin mula sa iyo at mula sa inyong angkan? Sir, ako ito, kung sakali at maririnig niya, sa akin, noon pa ho, sinabi ko na sa mga nakakausap ko, ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay, kung ano man ang naging sitwasyon niya. Sa amin ho, sir, wala hong magiging problema. Yun ho lang ang po pwede kong maipaabot sa kung siya may nakikinig. Siguro nga, ika nga ako bilang ina. Siya, wala siyang kahirap-hirap sa aking anak. Pero siguro, dumating sila sa puntong baka nga minahal niya din ang aking anak. Binigyan niya ng halaga. Ngayon huwi ang masasabi ko hulaang makita namin ang aming anak, makabalik siya, ligtas, buhay. Sa puso ang problema. Wala akong magiging problema dahil sa lahat po ay ang mahalaga hulaang ay ang aming anak. Mahalaga hulaang ay makabalik siya ng ligtas, buhay. Hanggang kailan kayo maghihintay? At kung hindi ba dumating ang panahon na makaharap at maiharap sa inyo ng buhay ang inyong anak, kayo ba ay handang makipagsapalaran sa husgado? Opo. Hanggang kailan ninyo iintayin yung sinasabi ninyong maibalik sa inyo ng buhay? Ako ho ay araw-araw ho ako simula nung siya mawala hanggang sa ngayon ho mahigit ng isang buwan siyang wala. Araw-araw ho ako, sir, umaasa na siya babalik. Hindi ko ho alam kung hanggang kailan, pero hanggat hindi ho siya nakikita, naasa ho ako, nananalig ho ako sa Panginoon Diyos na siya ibabalik sa amin ang ligta. At handa rin kayong lumaban para sa katarungan? Handa ko kaming lumaban. Kahit kung pa... Kasunto na talaga, yun ang kailangan, yun ho talaga, at hindi mo maipakita sa amin ang aming anak, handa ko kami. Kahit pa ang inyong kalaban ay isang police major na sinasabing siyang gumawa nito? Ano? Hindi kayo mangingimi, hindi kayo matatakot? Hindi ho. Dahil yan hong aming, ito hong hamon na ito sa amin ang buhay, sa aming buhay eh. Talagang kailangan hong mas maging matatag, kailangan hong mas maging matapang para sa katotohanan. Masakit man nga ho ika, sobrang sakit. Okay. Kailangan hong namin lumaban, kailangan hong namin ng kalinawan para sa aming anak. Alright, Nay. Kami po, ang aming himpilan, ako personal ay dinaramdam ko ang inyong dalamhati. Pero hindi ako nakikiramay sa inyo sapagkat ako'y namamag-asa rin na buhay pa ang inyong anak. Aha, maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Salamat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.